April 8, Lunes, magandang umaga po. Dalawang sunog na itala kahapon sa probinsya ng Bulacan. Madaling araw na matupok ang bahay ng isang pamilya sa Bukawi. Lima ang patay sa insidente. Samantala, isa naman ang nasaktan sa sunog sa malaking bahagi ng Balagtas Public Market bandang hapon. May nagsugaw si Victoria Tulad. Halos 75% ng Balagtas Public Market ang nilamo ng apoy pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa lakas ng apoy, agad itinaas sa Task Force Alpha ang alarma. 60 truck ng bumbero ang rumesponde pero nahirapan daw silang apulahin ang sunog dahil na rin sarami ng nakikiusyoso. Ayon sa Bulacan Provincial Fire Marshal, isa sa mga posibleng pinagmulan ng apoy ang depektibo o manong linya ng kuryente. Sabi ng mga testigo na kapaligid doon, nagkaroon ng pagputok, ipinalalagay na kuryente. No? Sa loob ng money changer. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil mga stall ng tela at damit ang katabi ng money changer. Nasunog din ang meat section ng palengke. Ang mga tindera nagmamadaling isinalba ang kanilang mga paninda. Mabilis lang po yung apoy. Mga 10 minuto lang kumalat na agad yung apoy. Kasi yung taas niya may insulation yun eh. Inakot namin yung tinda namin. Umalis kami sa pwesto. Kasi baka abutan yung kabila eh. Alas 3.15 ng hapon ang ideklarang fire under control. Dito na tumambad ang tila kalansay na lang ng palengke. Ang sasakyang ito, hindi na rin nailigtas. Mahigit 20 dekada na raw ang Balagtas Public Market at noong nakaraang taon, nirenovate pa ito ng lokal na pamahalaan. Maliban sa isang bumbero na napataka ng natunaw na goma, wala naman daw naiulat na nasaktan sa insidente. Iwasan nyo lang gamitin ng matagal yung mga electrical appliances, no? Kailangan papagpahingan nyo ninyo yan, no? Iwasan nyo overloading, iwasan nyo short circuit, no? Victoria Tulad, GMA News.